Gaano siya kalaki kapag lumaki na sila? Mga 2.7 po. 2.7. Good morning mga ka-let's go, welcome back sa ating YouTube channel. It's GC Tan TV nagbabalik. Sa araw na ito mga ka-let's go, bibisitahin natin ang bayan ng San Mariano. At syempre bibisitahin din natin ang ipinagmamalaki ng bayan ng San Mariano, ang Philippine Crocodile, na kilala sa tawag na Philippine Crocodilos Mindorensis. Kaya huwag na natin ito patagalin, tara, let's go! So yun mga ka-let's go, matapos ang 20 minutes na biyahe, narating na natin itong kinaroroonan ng Philippine Crocodile. So titignan natin mga ka-let's go kung gaano siya kalalaki. Let's go! So yun mga ka-let's go, nakarating na tayo dito sa mismong kulungan ng mga crocodile mga ka-let's go. Tignan natin mga ka-let's go kung gaano sila kalalaki. Tara! Ito yung mismong kulungan mga ka-let's go ng crocodile. Ayun. Focus natin. Okay mga ka-let's go. So yun mga ka-let's go, kung nakikita nyo yung part na nandun, yung naka lublob sa tubig mismo, yun yung ano mga ka-let's go, yung buhaya. Yan. Tapos yung part na nandito, medyo mas klaro siya dito mga ka-let's go, kasi nakababa mismo yung ano, yung buhaya. Ayan. Gaano siya kalaki kapag lumaki na sila? Mga 2.7 po yun. 2.7? Mula... Yun ang record namin dito sa San Mariano. 2.7 kalaki. Yun, malaki pala. Mano, aldaw dami dito yun po yan? Aldaw, inubulan. Bulan, dagito yun. Bulan, dagito yun. Ay, nabulanan ang gito yun. Yung minhanda una yung dumakil nga in process ng buhaya iti baybay. Dito yung buhaya iti waig, asya, itarayan. Ito yung sinasabi nilang ano? Crocodilus mindorensis. Yan. Sa fresh water lang sila ano yun nila. Mm-hmm. Manong mati may itlog na kuya? 15 to 30. Ilang piraso? 15 to 30 eggs. 15 to 30 eggs. 30 egg. Ah. 15 to 30 eggs. 20, mag-asawa guard yung nandyan po ya? Sa may... Hindi pa sila nag-meet yan eh. Yung paglilipat to, ito yung gawin namin mag-breed. Yung dalawa, lalaki at babae dun sa kabila. Ay, isang lalaki yung nandito sa bandarito? Oo, tapos babae naman dun sa kabilang panel.
Pero ito kuya, sa kaninong anak itong mga to? Iba-ibang barangay dito sa Maria. Ito, ay, barangay Dubuluan, Baliao, Tuluden. Tapos Dubuluan ulit yon. Sa San Jose, wala na? Ay, wala. Wala ang nest doon na kita namin. Wala ito na kasi yung... Wala mm-hmm. na kasi yung dating nag-aalaga din sa kwan. Ang buhaya kasi pag na-istorbo yung kung saan sila manirali. Maalis. Yung mga tao kasi pinuputol yung mga tao. Pasukan na daw. So yun mga ka-let's go, nandito na tayo sa loob ng office ng Mabuhay Buhaya ng San Mariano. Yan. Nandito, makikita natin mismo dito mga ka-let's go yung mismong balat ng buhaya. Yan, kung napapansin nyo dito sa gilid yan, mismong balat yan ng buhaya mga ka-let's go. Yan. Tapos yung part na nandito mga ka-let's go, ito. Ito yung mga itlog ng buhaya. Pero wala nang laman, namisa na mga ka-let's go. Yan. Pati yung bungo niya. Saka sa part na ito, makikita rin natin yung bungo ng buhaya. Ito. Yan yung mga bungo nila mga ka-let's go. Yan. Ito yung pinagmamalaki ng San Mariano Isabela mga ka-let's go. Kung napapansin nyo mga ka-let's go, itong nasa box na ito. Year 2006 pa mga ka-let's go, namatay na itong mga buhaya na ito. Pero ang ginawa para hindi siya maagnas, binabad siya sa formalin para hindi siya maagnas. Yan, kaya makikita natin dito, ayan. Yan yung live na kuha ng buhaya na namatay na. Yan, medyo nagmo-moist siya mga kalis ko, hindi siya masyadong maklaro. Tapos yung skeletal system ng buhaya, ito na siya mga kalis ko. Yun. So yun mga ka-let's go, nakita natin mismo yung crocodile dito sa ano, sa pulungan ng buhaya dito sa San Mariano mga ka-let's go. Kaya yung isang buhaya pala mga ka-let's go, lumalaki siya hanggang 2.7. Ganyan siya kalaki mga ka-let's go. Tapos ang pwede niyang iitlog bawat isa na babaeng buhaya ay 15 to 30 ka-egg ang kayang iitlog mga ka-let's go. Kaya kung tutuusin, kung iisipin natin mga ka-let's go, sobrang dami. Kaya isang beses lang mangitlog ang buhaya mga ka-let's go. Ang dami na niyang ma-provide na mga anak niya na buhaya. Kaya ang bilis dumami ang mga buhaya dito sa bayan ng San Mariano mga ka-let's go. Ayan. Kaya ito yung tourist spot mga ka-let's go ng buhaya dito sa San Mariano. So yun mga ka-let's go, natapos nating puntahan itong park ng crocodile dito sa San Mariano. Ang susunod naman natin na pupuntahan ay ang bayan mismo ng San Mariano, ang sentro mga ka-let's go. So let's go! Yeah.
yun mga ka-let's go, nandito na kami sa kainan, isang pansitan mga ka-let's go. Ayan. Nihintay namin yung order namin. Yung kasama ko, yung kapatid ko na isa, si Bernadette. Tapos yung papa ko nandito. Ayun. Nihintay lang namin saglit yung ano, yung pansit na in-order namin mga ka-let's go. Ito yung pansitan mga ka-let's go na napakasarap yung luto nila. Nihintay lang natin saglit. Alibadabad, part din ito ng San Mariano mga ka-let's go. Ito yung napakasarap na pansitan dito sa San Mariano. Let's go. So yun mga ka-let's go, tapos na kaming napansit. Talaga namang napakasarap dito mga ka-let's go. Kung gusto nyo pumunta dito mga ka-let's go, bisitahin nyo lang dito sa part ng Alibadabad, part ng San Mariano mga ka-let's go. So tara mga ka-let's go, biyahe na tayo. So, dito na nagtatapos ang ating vlog. Huwag kalilimutang mag-like, share, and subscribe. Tara!